Yes, okay. So, ulitin lang natin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa yahfadna furujahunna, which means you, ikaw ang magkoproteksyon sa modesty mo. Right? Hindi sinabi ng Allah na may bababa na malaikat na magkoprotekta siya. Ikaw mismo na mananampalataya, you should guard your modesty. Right? So, yung sinabi natin kanina, no? The moment na ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na haram ang isang bagay, don't go beyond that, otherwise ikaw din ang kawawa, ukti. Anak, ikaw din ang kawawa, ikaw din ang iiyak kinabukasan. No, pag sinabi ng Allah na bawal kang makipag-usap sa hindi mo mahram, don't go beyond that. Right? Kasi ang dami ng mga kabataan ngayon, dahil walang alam sa Islam, hindi pinag-aral na magulang niya sa madrasa, walang iman, mangmang sa Islam, pero ang galing-galing mag-English, lahat ng university, pinapasok ng magulang niya, pero walang alam sa Islam, absolutely, they don't understand why boyfriend and girlfriend is not allowed in Islam. They don't understand. Kaya okay lang sa kanila na makipag-chat, okay lang sa kanila na makipag-kita, makipag-date sa isang lalaking hindi nasa, because akala nila it's okay, because everyone doing this. Right? So anak, ang sabi ng Allah, you should be the one who will protect your modesty. Don't expect your sister, your mom, don't expect your friends, your squad to protect you. It is you. Ikaw mismo yung magpo-protect sa sarili mo. I remember, sabi ko nga kanina, may isa akong estudyante na sobrang amazing para sa akin yung life niya. Ulitin ko lang po, hindi po siya alima, hindi siya nagmadrasa, hindi siya Taliban. Siya ay professional, nag-aral siya ng law. And she's having a beautiful life now with his husband. And sa dami na nakita kong brother na nag-asawa na may takot sa Allah, sobrang amazed ako sa ukti na to. And I asked her one day, anak, anong sekreto mo? Bakit sa dami-dami ng squad mo, ikaw ang pinagpala ng Allah na nagkaroon ng isang mabuting asawa? Sabi niya, kaka, alhamdulillah, lumaki ako sa Manila, but I swear to Allah na hindi ako makikipag boyfriend at hindi ako kailanman mag-i-entertain ng lalaking hindi ko mahram. At sabi niya, alhamdulillah, napanindigan ko yon. Until, sabi niya, ang asawa ko lang ang kauna-unahang nakapagliyo sa akin. At ang asawa ko lang ang kauna-unahang in-entertain ko. Kaya siguro sabi niya, this is the reason why Allah blessed me with a good family life. So, ibig sabihin at ako lakan, itong isang akawat na pinoteksyonan niya yung kanyang dignity, yung kanyang chastity, yung kanyang modesty, umpisa pa lang, ano rin ang ibinigay sa kanila ng Allah, nagkaroon sila ng magandang buhay. Right? So, tayo mga anak, usually, bakit tayo why we are engaged in haram relationship? Why we are engaged in haram relationship? Kasi minsan naisip natin, pag kasi hindi ko siya chinat, baka hindi niya ako pakasalan. Pag hindi ko siya in-entertain, baka iba ang makita niyang babae. Anak, please, patiently wait for your kadar. I-chat mo man yan o hindi, pag sinabi ng anak na hindi mo siya kadar, hindi mo siya kadar. Makipagkita ka man dyan o hindi, o mag-zina man kayo o hindi, o ibigay mo man yung sarili mo sa kanya as a proof na mahal mo siya, pag sinabi ng Allah na hindi kayo, hindi kayo. Right? So, you should patiently wait for your kadar like the ukti. Kasi pag ako nagbigay ng sample ng mga sahaba, ang sasabi, sahaba yan eh. O, yun, ukti yun. Ayun, yung sinabi ko kanina, mahirap kasi magpangalan. Right? Baka magalit sa akin. Because she is really known. Right? Ito, tao to, hindi siya, pag nakita mo, akala mo nakanikabi o nakabaya. Only because she has a dignity in herself, right? So, binigyan siya ng Allah na reward dito sa mundo. So, mga anak ko, please guard your chastity. Right? Sabi nga, yung kanina na pinag-usapan namin, usually, sa sobrang takot natin na mawalan tayo ng may nagmamahal, o di kaya parang we're so sad. Meron pa nga nag-chat sa drug kakasali na, kaka, feeling ko parang hindi ako normal kasi walang nag-chat sa akin. Naku anak, ikaw ngayon, normal dyan eh. Diba? Isipin mo, preserve ka ng Allah ah. Inilalayo ka ng Allah sa fitna. Hindi porke wala nag-chat sa'yo, pangit ka. Hindi porke wala kang ka-chatmate, hindi ka in. Allah is preserving you. Allah is protecting you. Right? So, anak, hindi basihan na kailangan natin makipag-chat para lang magkaroon tayo ng isang mabuting relasyon. Right? So, please guard your modesty kasi ang Allah mismo yung nag-utos. Bilang isang mananampalataya, obligasyon natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na protection natin ang ating mga sarili against the evil of man. Right? Pangatlo, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
for us to be protected against haram relationship is that, sabi niya, wala yubdina zinatuhunna illa ma dhahara minha. And do not display your ornament except what is normally appear. Right? Ito yung sinasabi ko. Sorry talaga. Tabya-tabya na naman tayo. Nakanikab, alhamdulillah, amazing. Pero may makikita ka pa ilan-ilan sa mga nikab, pag tinignan mo yung kanilang page o kaya yung kanilang Facebook, ala, si Okti, nagpalit ng profile. Pero ano yung profile niya? Close up. Kitang-kita yung kanyang magandang mata na naka-eyelashes, nakakilay's life. Anong sasabihin ng mga lalaki makakita sa kanya? Kahit ako mismo na babae, anong sasabihin ko? Ala, maganda pala si Okti. Right? Ano pa kaya yung mga half nikab? Nag-nikab pa kayo? Right? You know, ako, for me, mali ha, naniniwala ko that the beauty of girl is here. Right? Kasi ito pa lang, it speak kung ano yung itsura niya, right? So, yung mga half niqab, hindi po pwede, anak. If you fear Allah, you do the full niqab. Or, if not, kung hindi mo kaya, it's okay. Right? Kasi para sa akin, hindi naman siya obligasyon. Pero yung sisirain mo yung gagawa ka pa ng panibagong istorya na half niqab, na wag na lang, anak. Bawa ka naman dun sa mga niqab na with highest haya and with highest dignity. Right? So, i-avoid natin na mag-show ng ornaments. Right? Maraming akawat naka-hijab, pero pag tinignan mo yung profile nila, wala silang hijab. O di kaya, mga akawat na literally, hindi naka-spaghetti pataas sa baba, pero post dito, and then, with all and everything, ipinapakita nila sa social media. So, ipinagbabawal ito ng Allah. Why? Kasi kapag nakita ito ng lalaki, both mananampalataya o hindi, kung ito ay hindi mananampalataya, you are inviting men to commit zina. Kung siya ay mananampalataya, you are initiating fitna sa mga lalaki may takot sa Allah SWT. So mga anak ko, fear Allah. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit may mga sister na lahat ng kanilang angulo ay nakapost sa Facebook. I cannot understand. At gusto kong sabihin sa inyo, the moment anak na ginagawa niyo ito, inilalapit niyo ang inyong mga sarili sa zina. At ang sinabi ng Allah SWT sa Turatul Isra, wala takrabu zina, huwag kayong lumapit sa zina. Hindi niya sinabi na wala tazino. Huwag kayong magzina. Ang ipinagbawal ng Allah is yung huwag magzina. O huwag lumapit sa zina. At saan ngayon nag-uumpisa ang zina? Noong panahon ko, iba ang pagzizina sa panahon nyo ngayon. Generation E. Iba. Ang ngayon, ang zina ay nag-uumpisa saan? Sa pamamagitan lang, hi and hello. At sa mga mananampalataya ng mga hijab ni Kabi Girl, nag-uumpisa sa salamu alaikum. At sobrang maraming pasaway na hijabi. Right? Dahil naghahanap ng isang ideal man na parang sahaba, gagawa ng paraan para lang mapansin ni brother. Magla-like sa post ni brother. Si ustad na nakikita niyang ideal man, magko-comment sa post ni brother. Right? And syempre, kung laging nakikita ni brother na si ukhti ay nagko-comment at nagla-like sa post ni brother, absolutely, you invited that Jane righteous man, right, to zina. Kaya itchat-chat ka niya. Salamu alaikum, ukhti, whatever, blah, blah, blah. At ilang akawat ngayon ang umiiyak. Ilang hijabi ngayon ang umiiyak. Ilang talk to them with honorable and suitable voice. Hindi mo kasi may iwasan sa panahon ngayon yung makikipag-usap ka sa lalaki, sa classmate mo, sa mga kamag-anak mo. Ang sinasabi dito, makipag-usap ka sa kahit na sinong lalaki na hindi mo mahalam with honorable voice. Ay, huwag ka magpabebe. Kasi ito yung malaking problema. Ito yung nakukuha natin sa mga movies, sa Korean telenovela, itong oppa na to, diba, na pagising mo bapa. Yung, itinuturo nila yung magpalambing ng boses, pag may kasamang lalaki, magpabebe. Pero pag kasama mo yung tatay mo, mukha kang halimaw. Right? Pag kausap ka ng kuya mo, dahil mo pa yung hudlom. Pag kausap ka ng nanay mo, akala mo kung may utang sa'yo yung nanay mo na hindi binayaran. Right? Pero kapag mga lalaki ang kausap mo, ala, grabe si nene magpabebe. Anak, ipinagbabawal ito ng Allah. Right? Hindi maiiwasan na makipag-usap, especially here in the Philippines, where, you know, boys and girls is nag-iisa lang sa room, sa whatever. At least alam mo sa sarili mo na Muslima ka. Lalo na kapag nakikipag-usap sa iyo yung lalaking gusto mo. Example, for example, may lalaki, hindi mo maiiwasan, mahal ka talaga niya, gusto ka talaga niya, tumawag sa iyo, okay, talk to him. Once, it's not haram. But make sure na hindi ka nang aakit. Make sure na yung boses mo hindi nagpapabebe. Ay, kausapin mo. Yes, brother, napansin ko. Parang gusto mo ako. Ano ba kailangan mo sa akin?
Right? Kahit sabihin pa niya na, wow, sister, wait lang muna, matapang ka yata. It's okay. Right? Mabuti niya yung dinadyahan. Ano bang kailangan mo sa akin? Right? Gusto kita, mahal kita, Aisha. Okay, fine. Kung talagang mahal mo ako, kailan mo ako pakakasalan? 2020, bakit? Kasi wala pa kaming pera. Ay, brother, gusto ko ngayon na. Ay, wait lang muna, di ba? Ganun dapat. Hindi yung smiley. Nag-assalamualaikum, Madri. Ay, hindi ko alam. Ano ba mga emoticon ngayon na stagfirullah din? Wala itong bilay, di ba? Tapos nag-expect ka ngayon na bakit si brother pinangakuan niya ako. Talagay mo yung sarili mo kung anong ginawa mo. Nagpa-bebe ka eh. Right? So, kaya anak, please, no? Sabi ng Allah, talk to them with the honorable voice. And then, the next one. And draw their veil over their bosom and not display their charm except to their mahram. Waliyadurib na, bihumurhin na ala jiyubihin na. Di ba? Na kailangan talaga pag ikaw ay magsusuot, dapat covered. Over their bosom. Alam, ngayon, sorry talaga, ang dami nang nag-hijab pero parang fashion lang. Kaya marami ka, makikita talaga na nakahijab, hindi nagsasala, akala mo ang laki ng iman. Yung pala, kasalukuyang engaged sa zina. Bakit yung pinsan ko lumalabas nakahijab pero may boyfriend? Yan. Yan yung mga taong nag-hijab lang for fashion. Fawallahi ladin. Kung totoong may takot sa Allah, kung totoong ang abaya mo, ang hijab mo, hindi man siya abaya, ay talagang isinuot mo na may takot sa Allah. Very impossible na ang isang uksin na may takot sa Allah. Very impossible na ma-engage ang kanyang sarili into haram relationship. At alam na this kung bakit sila nagkakaganyan. Dahil, panunood pa lang, hindi na talaga maayos. Eh, ano pa kanya mga spaghetti pataas baba? Gusto kong sabihin, kung may makikita kang hijab na pailan-ilan na may haram relationship, ano pa kaya yung mga anak natin na nakalabas na ang kaluluwa nila? Right? Eh, may isang nanay, sabi niya, naku anak, bakit ka nagnikab? Paano ka pa mapapangasawa? Sabi nung anak, ma, bakit? Batayan ba na kailangan magubad tayo para mapangasawa tayo? Ayan, dami kayo ng kakilala natin at kamag-anak natin na nakahubad pero namatay na matandang dalaga. At ako, ang dami na kilala ko nakanikab. Kung kailan nagnikab, saka umapaw at pumila ang lalaking nagmamahal sa kanya at gusto magkasama sa kanya. Right? So, pag sinabi ng Allah na bawal na mag-hijab, na nakikita yung dalawang breast ng isang babae, absolutely follow that. Kasi inshallah, if you follow the commandments of Allah, then you are protected. Malayo ka sa fitna, right? And then the next one, do not strike their feet in order to draw attention, including their head and twinklets. Ah, ito na. Ay, nako. Ang dami-dami ng, panahodin bilang, may Allah forgive us before, right? Chik, chik, chik. Uli kaya kapag may makikita ka talaga, kapag araw ng kasal, nag-transform si ukti. Transform! Mula sa mananampalataya, naging Maranao. Mula sa mananampalataya, naging Maguindanao. Naging Socialera. Right? With matching 3-5 feet na takong para lang mag-draw ng attention ng mga tao. Right? Okay. And then, anong sinabi ng Allah? All believers, turn to Allah and follow to turn to Allah and sabi niya ganon, ya ayuhal ladina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. See? After all these commandments na sunod-sunod, 1, 2, 3, 4, 5, 6, anong kadugtong? Anong kadugtong ng ayah? Oh, mananampalataya, you go back to Allah. Allah is inviting us, all of us here, including me, you and me, all of us here, to go back to Allah. Why? Kasi the moment Aisha na babae ka, hindi mo talaga maiiwasan. Na marami tayong ano dito, nalabag, no? And may Allah forgive us for this. Kaya, ukti, anak, kung alam mo na ikaw ay sumusuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung alam mo na marami kang nilabag, kung ayaw mo na ma-engage ka into haram relationship, at kung gusto mo na mawala ka sa haram relationship, kung kasalukuyang kang may karelasyon ngayon, absolutely, you follow this. Right? So, ulitin ko lang, lowering the gaze, ibig sabihin, kung hindi mo kaya yan, delete your Facebook. Right? Guard your chastity and modesty, ibig sabihin, huwag ka makipag-usap sa lalaking hindi mo mahram. The moment na hindi mo mahram, alam mo dapat kung ano gagawin mo. At kung sakasakali na lalabas ka, dahil mag-aaral ka, dahil lalabas ka ng bahay, make sure that you don't display your ornaments. And you talk to them in a honorable voice. A very simple thing, anak. Inshallah, if we follow these steps, according to the Surah An-Nur, inshallah, every young girls and every youth and every Muslimah,
every teenager will be saved from the temptation of haram relationship. So, now I magbigay ng baraka itong reminders natin sa mga kababaihan. Gusto kong kausap, kahit po yung may mga asawa, please, no? Marami rin may mga asawa na babae na engage into haram relationship. Marami rin mga lalaki na wana, oh, zubillah, engage into haram relationship. So, both men and women, whether you are young or old, please follow Allah subhanahu wa ta'ala. Once ay pinagbawal ng Allah, sundin natin kahit na masakit. Kung ayaw nating kinabukasan, tayo ay umiyak. Walillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.